Yeah. Kaya nga, ang nauso ngayon, ha, ang nauso ngayon, checkered, checkered. Ang sinusuot na po namin, checkered. It represents cheque, cheque. Oo, para laki kita. Pero ingat-ingat lang, huwag sana, oo, huwag sana na ika nga, na ipagsama mo na naka-checkered ka, tapos nagtatalon ka para tumangkad. Kasi pag ginawa mo yan, naka-checkered ka, tumatalon ka, next year lahat kita mo, bouncing check. Talbog check eh. Kaya ingat-ingat lang ha, mga friendship. Oh, right now, ang New Year's resolution ko ay mag-ipon na tayo. Siyempre tayong mga kaiponaryo, di ba? May mga kaiponaryo ba dyan? Type me, mga nag-iipon dyan. Oo, grabe. Oo, ang dami na si Michelle, si Virai, si Katrina. Thank you very much, mga kaiponaryo. So right now, I want us to maximize our learning session. We want to start the year's right. Sana naman hindi lang panay New Year's resolution. Dapat maghanda na kayo ng papel at ballpen because this is going to be a life-changing session for some of you tonight. Okay? So right now, syempre, bakit ba tayo nag-iipon? Pakisulat nga. Pakisulat nga ipon goals. Ipon goals. Pakisulat sa comment section ng ipon goals. What are your ipon goals? Para sa future, yes, sabi ni Michael, ano pa? Emergency fund. Oy, for travel. Oy, for bahay. Uy, yun, retirement. Sino po sa inyo, honestly, who wants to retire one day? Type me. Type me. Gusto niyo mag-retire? Yung talaga mag-travel, mag-enjoy, di ba? O kung gusto niyo mag-retire, pakinggan niyo. Why should we think about retirement even when we are young? Maybe some of you are saying, ay, tagal-tagal pa yan. Eh, ba't pa ako mag-iisip ng retirement? Ito lang, papaliwanag ko po sa inyo, ha? Let's talk about na lang siguro about yung retirement mo at the age of 65. God will bless you with another 20 years so you live up to 85. May lolo lola tayo 80 85 buhay pa. Yes or no? 80 85 buhay pa. Yes. So in other words, yung last 20 years of their life hindi na sila productive, hindi na sila kumikita. So let's just count the meal expense alone, pagkain lang ha, pagkain, let's compute. How many days in a year? How many days? Paki-type. How many days? 365 po. Tapos, times, how many times kang kakain per day? How many times? How many times? Oo, 3. O, may mga iba, 5. O, sige. 3 times. Times mo ng 20 years, kayong dalawang mag-asawa, that will be a total of 43,800 meals for the last 20 years of your life. Magkano na po ang budget meal sa Jollibee? Magkano na budget meal ngayon sa Jollibee? Today, present. Present. Grabe, ano, 500? Oo, mga 75 to 80 pesos. 75 to 80 pesos. Oo. So, 80 pesos na lang. I-compute natin, ha. If you multiply 80 pesos na lang for the last 20 years times 43,800 meals, alam nyo magkano kailangan ipunin nyo bago ka mag-retire? At the count of 3, basa. 1, 2, 3. Magkano po? You have to save 3.5 million pesos. 5 million pesos bago mag-retire so that you can eat, di ba? Di ba? In Jollibee for the rest of your life. Grabe naman. O, dahil, question lang. Itong question ko po sa inyo. Itong question ko. Kasama 3.5? Gamot? Di ba? Wala pa. So guys, ito lang ah, hindi to biro ah. Kaya nga if some of you are saying, ay hindi, pag nag-retire ako may 5 million ako. Oh, may 5 million ka. Eh pagkain pa lang 3.5 na. Tama, hindi pa kasama asawa, anak. Tama. So are you getting what I'm trying to say? Kaya nga importante 'yun, no? Ngayon, you and I have a choice. Anong choice po natin? It's either we play now or we pay later or you pay now or you play opposite. Ano tong law of opposite? Ang ibig sabihin po nito, ito yung first lesson po natin in the short-term effect is always the opposite of the long-term effect. If again, if you save now, you retire later. If you enjoy now, you suffer later. Kailangan po. Di ba yung parang ano yan eh? If you exercise now, you become healthy later. If you do not exercise right now and do not take care of your body, you become sick later. Nagigets nyo?
Kaya kailangan maintindihan po natin eh. Dalawang choices nyo lang right now. Habang ikaw ay may lakas pa, kaya mo pang magtrabaho. Ito yung tinatawag nating instant gratification or delayed gratification. Instant gratification is short term. Delayed gratification is long term. Paano ka bang mag-isip? No, I want to challenge you right now. How do you think as a person? Do you think short term or long term? Pag short term ka, meron kang tinatawag na YOLO mentality. Meaning sa YOLO mentality, you only live once. Diba? Yung ano eh. Ito yung mga linyahan eh. Deserve ko to. Narinig niyo na yun? Deserve ko to. Oo. Diba? One time, big time. Totoo yan. Eh, bakit naman ako mag-iipon? Eh, makikitain pa naman ako. Eh, yun ang problema. Alam mo ang problema, ladies and gentlemen, our income is limited but our expenses are unlimited. Income is unlimited. Nagigits nyo. Limited, but expenses is unlimited. Ito rin ang na-realize ko. Ah. Hindi mo rin pwedeng pagsabayin. Income is limited but expenses is unlimited. Yung instant gratification and delayed gratification. Kailangan pumili ka muna eh. Yung parang ano yan, hindi mo pwedeng pagsabayin na masaya ka at malungkot ka. Diba? Ah, masaya ako. Diba? Tapos yung malungkot. Masaya ako, malungkot. Pag masaya, malungkot ka sabay, ang tawag sa'yo, baliw. Kaya nga eh, mamimili ka. Gusto mo tiis now or enjoy later or enjoy now, tiis later. If I would have to ask you this question, sa palagay niyo, kayo, honestly, anong pipiliin niyo? Diba? Sino sa inyo nakabasa na ng book na ito? Shopping na ang pulubi later, kape-kape na ang pulubi later, party na ang pulubi later, ayun. Kaya nga kailangan matuto tayong mag-ipon. Kaya nga itong challenge ko po sa inyo, guys. Ito, super excited talaga ako. Gusto nyo ba talagang mag-retire? Gusto nyo mag-retire comfortably pagdating ng panahon? Yes or no? Type yes kung gusto nyo mag-retire. And I'm going to share to you a method. Everybody say method. A method that can help you to become good retiree. Grabe to, grabe. It took me 16 years to be able to think about this and simplify itong method na ito. How to retire? Use the CHIP method. CHIP. Screenshot nyo na to, ah. Screenshot nyo to. Ang tindi nito. Grabe. Steven, Anday, ano, sobrang matindi to, Jane, Joyce. So, ano itong CHIP method na ito? C stands for create. Una, kailangan marunong ka gumawa ng pera. Wala pa akong taong nakita nakapagretiro dahil hindi marunong gumawa ng pera. Anong iiponin mo? Ano yung budget mo? Diba? Ano yung pang-i-invest mo kung wala kang pera? Does it make sense? Type make sense. If it makes sense, you should learn how to make money. Kaya nga eh, ang challenge ko po sa inyo, ha? Challenge ko po sa inyo. Look at me, guys. Ang challenge ko, at this point of your life, hindi na sapat ang iisang source of income. Having one source of income is not enough. Do you agree? Kasi kung iisa lang ang source of income mo, eh paano kung mawala yan? Huwag naman, di ba nangyari na ng March ng 2020, apektado ang karamihan, nawala ng income, humina ang negosyo, pero walang ibang source, tinamaan. So number one, kailangan matuto tayo gumawa ng pera. Next, aside from creation, let's go to H. Ano yung H? You should learn how to handle. Everybody say handle, type handle. When you talk about handling of money, three things that you need to master. Save, budget, and debt. Kailangan marunong ka mag-ipon, marunong ka mag-budget, kailangan makawala ka sa masamang utang. Kahit magaling ka gumawa ng pera, pag hindi ka marunong humawak ng pera, ubos ang iyong pera. Tama o mali? Type tama or mali. Tama o mali? Diba? Common sense yan. Third naman, ito. Gusto mo makapag-retire. Kahit magaling ka mag-create, mag-handle, pag hindi ka marunong mag-letter I, ano yung letter I? Invest. Ubus pa rin ang iyong pera. Bakit ubus pa rin ang pera? Look at me. The moment you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. I will repeat. The moment you stop earning, you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. Do you agree? Type agree sa comment section kung nag-agree ka. We need to come to a point in our lives that
we should learn how to invest money. We should allow money to work for us instead of for us working for money. Yung ito lang ha. May punta. Importanteng-importante to. Chikitan. Okay guys, ito lang ha. Mamaya na. I'm getting ahead of myself. Last but not the least, kahit magaling ka mag-create, mag-handle, mag-invest, but if you fail with letter P, ubus pa rin siya. Ano yung P? Protect. Everybody say protect. Bakit? Ito lang. Very simple lang naman. May kakilala kayo, nagkaroon ng COVID noong 2020, 2021 na ospital. Magkano ang hospital bills? Magkano hospital bills? Pakitype. 100K lang ba? 100K? May mga iba. Hundreds of 500K or millions. Tama? So ano nangyari? Imagine this. Lahat ng investment na benta, yung emergency fund naubos, yung savings naubos, back to zero. Kasi hindi naman rin makakreate. Kaya kailangan, apat po. Guys ha, four things that you and I must master in order for us to be able to retire. Create, handle, invest, and protect. If one of them is missing, if one of them is missing, ano mangyari? Hindi siya mag-work. Hindi ka marunong mag-create, pero marunong kang handle, invest, and protect. Wala. Wala kang pang-handle, wala kang pang-invest, wala kang pang-protect kasi wala kang creation. Kahit magaling ka mag-create, pag hindi ka marunong mag-handle, ubos. Kahit magaling ka mag-create, mag-handle, pag hindi ka marunong invest, ubos. Kahit magaling ka mag-create, mag-handle, pag-invest, pag hindi ka marunong mag-protect, ubos. Maganda ba? Maganda to? Kaya nga, alam nyo, ah, ito lang. Ah, wala pa tayo na sa 15 minutes. Wala pa tayo sa 15 minutes. I'm able already to give you your roadmap. Master natin, create, handle, invest, and protect. So right now, ito na, let's continue. Gusto nyo pa ipagpatuloy ito? Type yes, gusto nyo pagpatuloy ito. So right now, ito yung next. Let's talk about expectation and reality. Diba yung parang umorder ka sa ano eh, sa TikTok or let's say sa Shopee, no? Expectation mo maganda, reality, pangit. Diba? Parang ano lang yan eh, expectation mo, ay ako, mag-iipon ako ng pera. Saving money is enough. Mag-iipon ako. Next slide, please. Expectation, saving money is enough. But the reality is this. Ito yung reality. Look at me. Saving money is not enough. Bakit? The moment we stop working, we stop earning, but we don't stop spending. Agree or disagree? Yan ang reality. Ito lang, warning lang po, ah, lalo na sa mga taong talagang may pangarap na magretiro one day, including me. And I hope na you take note of this. Kalimutan nyo na lahat ng sinabi ko, huwag nyo kalimutan to. Warning. Ano yung warning? If you cannot earn money while you're sleeping, you cannot afford to retire. If you cannot earn money while you are taking a bath, if you are not earning money while you're sleeping, if you're not earning money while taking a vacation, hindi ka pwede mag-retire. Naniniwala ba kayo? Eh, kung ayaw nyo maniwala, eh di balik tayo March 2020, noong lockdown, 3 months, wala kang labas, wala kang ginawa, wala kang trabaho, wala kang negosyo, may pumapasok pa bang pera. Yung 3 months na yon, tuloy-tuloy pa rin pagpasok ng pera, tuloy-tuloy mo pa nababayad ang obligasyon mo, ay congratulations, pwede ka na mag-retire. Pero yung 3 months na yan, walang pumapasok ng pera, ay tapos ka. Kasi yan na po ang mangyayari in the future. Kasi kahit na gusto ng katawang lupa mo na magtrabaho, pero kung hindi na kaya ng katawang lupa, bibigay na yan. Kaya anong solusyon? Anong solusyon? Ang solusyon is this, even if we stop working, our income should never stop. Agree or disagree? Type lang sa comment section. So, kaya nga, paano natin ma-achieve to? Guys,
kailangan lahat tayo, everybody say lahat, lahat tayo dapat may investment. You create money, you handle money, yes, good, but after that, learn how to invest. Palaguin mo ang pera. Next, expectation. Let's go to the next. Expectation, investing money is enough. Okay, mag-invest na ako, Chinky. In reality, one medical expense can wipe out our entire savings. Kaya nga, anong warning? Ito yung warning. If you do not have protection, you are not safe. Nagigets nyo? Babalik na naman tayo sa chip eh. Create ka, handle ka, invest, pero wala kang protection. So ang solution nito, protection. What do I mean? Ang solution, protection. Look at me, guys. Imagine this. It took you a lifetime to earn the money. It took you a lot of time to save and invest the money. But it only takes you one bad decision to lose everything that you've worked for. Agree or disagree? Taon ang binilang mo para kitain ng pera, para ipalaguin ng pera, para padamiin ng pera, pero isang maling desisyon lang ang kailangan mo para maubos ang iyong pera. Ay, nako. Pwede ba ako mag-share ng mga kapalpakan ko sa buhay? Pwede ba? Pakitype pwede if you want to hear my mistakes. Ito lang po. Number one, my personal regret. Number one, not buying health insurance. That's my first regret. So, isi-share ko po sa inyo anong po nangyari. In the year 2005, my wife gave birth to our third and youngest child. After 3 days, she suffered severe head migraine. I was forced to bring her back to the hospital and the doctors then diagnosed that she needs to go to MRI. Nung nag-MRI na si Mrs., bigla na lang, madaling mga 6 in the morning or 7 eh, bigla na lang yung nurses sa loob ng ER, sumisigaw na ng code blue, code blue. Ako naman, di ko naintindihan. Kung may nurse ba dito na nakikinig at nanonood, ano ibig sabihin ng code blue? Pakitype lang, ano ibig sabihin ng code blue? Critical, emergency, oo, pwedeng mamatay, exactly. So I saw my wife being stretched out in a stretcher, nagko-convulsion na, nag-seizure na. On the third seizure, nag-comatose. My wife was under comatose state for 7 days. We stayed in the hospital for 21 days. On the 8th day when she was awakened, her pain, yung sa head, yung sakit ng ulo niya, hindi na nawawala. Tinanungan ng doctor, level pain from 1 to 10, 1's the lowest, 10 is the highest, persistent na sa 8 and 9. And the doctors cannot even diagnose what happened to my wife. After 3 neurosurgeons, 1 heart specialist, infectious disease, heart specialist, 10 doctors, then one of the doctors by the name of Dr. Kuanang of St. Luke's finally diagnosed that my wife contracted a very rare disease called PRES, P-R-E-S, Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome. So in other words, ganito kasimple, kasi nung nanganak siya, namanas siya, tapos yung water weight niya, lahat pumunta ng utak. Pumunta ng utak. Nagigets nyo, namaga ang utak. So, yun po nangyari. On day 19, to cut the long story short, wala na akong time, I thought that my wife's gonna die. But by the grace of God, there was a miracle that happened. Day 20, from a pain level of number 9, went down drastically to 3. Day 21, we were discharged out of the hospital. I was the happiest man in this world. But upon receiving the billing statement of St. Luke Hospital, it's my turn. Ako naman ang ICU. Yung wallet ko. Hindi nagigets nyo. Hindi biru yan ah. Grabe. Mapabalik tanaw lang. Naiiyak lang ako eh. Hospital bills ko umabot ng 2.+ million. Wala akong pambayad. Anong ginawa ko? Utang.
I borrowed money from friends, relatives, 300,000, half a million. And it took me more or less how many years? Almost 5 years. At saka yung 2 million na yun, ha, 2005 yun. Ha? Guys, hindi present money yun. 2005 yun. So, yun nga yung sinasabi ko, guys. Sana naman, matuto na kayo sa pagkakamali ko. Yan ang, kaya nga ngayon, may health insurance na ako. Nagigets niyo? Kasi nga, uulitin ko ha, taon ang binilang mo para ipunin ang pera, taon ang binilang mo para i-invest ang pera, tapos hindi mo pinotekta ng pera, ubos ang iyong pera. Nagigets niyo ang ibig ko sabihin? Huwag niyong titignan yung mga ganitong klaseng mga ano, ay hindi ko kailangan yan. Oo. Eh gastos lang yan. Hindi gastos yan, protection yan. Second regret ko, ito, Maureen. Ang second regret ko is yun nga, not also buying enough life insurance. Bakit po? Paliwanag ko po ah. Ganito kasi ang mindset eh. Ito. Sino sa inyo may life insurance na? Type me. Ay, meron na ako eh. Ay, 1 million ngayon life insurance ko eh. 1 million eh. 1 million. 1 million. Oo. 2024. Probably yung 1 million may ano pa. Hindi, ang point ko lang. Oh, sige. Kahit na sabihin mong 5 million eh, 5 million. Yung 5 million may halaga pa yan ngayon ng 2024. 'Di ba? 2024, 5 million. Pero itong tanong ko. 20 years from now, 2044. Yung 5 million pesos. Ano na lang halaga noon 20 years from now? Maliit pa ba yan o malaki? Maliit o malaki? Maliit na lang. Ito na lang. Gusto nyo bang malaman right now? Okay. Do you want to learn on how to really compute how much money you need in order to for you to protect yourself? Yes or no? Do you want to learn how to compute? Sige, mamaya, yan ang pag-uusapan natin. So there are two things that you and I need to protect ourselves with. Number one is health. Number two is life. Health insurance and life insurance. Health and life. Kailangan protektahan mo. Kapatid, maniwala ka. Magaling ka mag-create, mag-handle, mag-invest. Pag wala kang protection, kapatid, condolence. Matuto na kayo sa akin. So ito naman, next question ko po sa inyo. Sino po sa inyo dito ang mga breadwinners? Taas mga kamay. Type me. Mga breadwinners. Okay, marami po nagtataas ang kamay. Sino naman po sa inyo dito ang mga breadeaters? Breadeaters, taas ang kamay. So guys, I'm the breadwinner of my family. Ako na lang, wag na lang kayo. Iniisip ko to eh. Just in case something happens to me physically, let me ask you this question. What do you think? Can my wife do what I'm doing right now and earn the same money that I'm earning? Yes or no? Type yes kung naniniwala kayo. Kaya ba niyang gawin at gampanan yung ginagawa ko at kung anong kinikita ko, yan din kikitain niya? Yes or no? So the answer is no. Ano ibig sabihin niyan? I'm a walking time bomb. Just in case something happens to me physically, my wife and my kids will go broke. Poor na sila. Buti na lang. May nagturo po sa akin ng income replacement fund. Ano tong income replacement fund? It means to say, just in case something happens to the breadwinner, the family will continue to receive the amount of money that the breadwinner lost for the rest of their lives. Gusto nyo bang magkaroon ng income replacement fund? Yes or no? Gusto nyo? Yes or no? Yung talagang kahit na may mangyari sa breadwinner, tuloy-tuloy pa rin ang ano. So ngayon, ito, I need your full participation
tuturo ko na po sa inyo ngayon on how to compute. Get a piece of paper and a ballpen. Kopyahin nyo to, ha. All you need to do is just get your monthly expense. Alam nyo naman yung mga gastusin nyo on a monthly basis, di ba? May mga iba, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, depende kung ano ang inyong klaseng lifestyle. Let's put na lang, okay, 30,000 pesos. So ito yung formula, monthly expense times 12 months and add a zero. Yan po, screenshot nyo. Ito po, good evening ko, screenshot nyo. Ito yung formula, monthly expense times 12 months, add a zero at the end. That will determine the amount of money that you need to leave as an inheritance fund for your children so that they can have an income replacement fund. Sample, 30,000 pesos per month ang iyong salary times 12 months, that's 360,000. Ang annual expense, add a zero at the end. Pag ni-add mo, magiging 3.6 million. Follow? Do you follow? Type follow if you follow. Type follow. Okay. After that, let's say, na-inherit ng pamilya ang 3.6 million and they were able, okay lang, for computation sake lang to, ha, they were able to invest it at a 10% interest per annum. 10%. Ano po ang 10% ng 3.6 million? Ano po ang 10%? 10%, 3.6. Sige nga, next slide po. That's already 360,000. Divided by how many months in a year, that's 12, that will come out as 30,000 pesos per month ang babalik sa pamilya. It is as if the breadwinner never left. Nagigets nyo? Do you follow? Or gusto nyo pong ulitin natin one more time na mas mabagal para mas magets nyo? Paki-type one more. Type one more. Kung kailangan. Type one more. Sige. Babagalan ko to ha. Paano natin compute ang income replacement fund? Ito po, babagalan ko. Ganun ba kabagal? Or bilisan kong konti? Hindi, wag naman ganun kabagal. Baka akala nyo nagpipreeze na ako. So, ang gagawin nyo lang, get your monthly expense. Monthly expense times 12 months and then add a zero to the end. Kunyari, ang monthly expense mo, 30,000 times 12 months, 360,000, di ba? Per year, ang gastusin na pamilya. Dagdagan mo lang ng zero at the end. So magiging 3.6 million ang makukuha nila. Nakuha nila yung 3.6, tapos na-invest nila sa isang investable fund na may 10% return, ang babalik sa pamilya per year ay 360,000. Sa 360,000 divided by 12, equivalent to 30,000 pesos ang babalik. As if, na walang nangyari. Di ba? O kung 50,000 man yan, 50 times 12, that's around 600,000. 600,000 times plus 0, 6 million, times 10%, that's 600,000 divided by 12, 50,000 pa rin babalik. Are you learning? Yes or no? Ayan, may nagtatanong where to invest. Oo, it's for me to know and for you to find out. No. Ito lang po, may mga ibang pong mga ano, tanungin nyo na lang yung mga inyong mga friendly neighborhood na nag-invite sa iyo saan pwede mag-invest. Okay? Ito lang. Ito yung good news. Maganda ba to? Ito yung tanong ko. Maganda ba to yung itong income replacement fund? Yes or no? Kailangan ba ito? Yan ang next question. Kailangan ba ito? Ito na. What if there's a program that can address both? Health, life, and investment. Meron ka ng health, meron ka ng life, meron ka pang investment. 3-in-1 na to. Oo, parang kape. So paano yan? Through what we call as VUL. Ano itong VUL? Variable Universal Life. Ang kagandahan po dito, FYI, sa VUL, pwede kayong magkaroon ng Critical Illness Fund. Ano itong Critical Illness Fund? I'm sure karamihan po sa inyo dito na nakikinig, meron na kayong health card. Yes or no? May health card na kayo? Yes or no? This is the problem.
Okay, may health card. Pero ang question, i-cover ba ng health card yung post-medication mo just in case na may nangyari? Kunyari, nagkaroon ka ng stroke, o wag naman sana, nagkaroon ng stroke isang pasyente. So, nabayaran yung ano during the hospital, lumabas na yung pasyente, may rehab siya for 1 year. Yung 1 year na wala siyang trabaho, yung 1 year na rehab niya, babayaran ba ng health insurance yan? Yes or no? The answer is no. But the good news is, this is the good news. Pag ito ay may critical illness fund ka, ito mangyayari. Habang buhay pa yung pasyente, yung post-medication, at the same time, yung loss of income, babayaran niya ng critical illness fund. Maganda ba yan o hindi? Again, ha? Kahit buhay pa yung pasyente, hindi kailangan mag-expire, makukuha na. That's number one. Number two, income replacement fund. Ang VUL, meron na ring income replacement fund. Just in case something happens to the breadwinner, covered din siya. Maganda ba yan? Yes or no? Number three, ito pa maganda. Meron pa siyang investment. You can earn money while you are sleeping. Habang ikaw ay natutulog, may pumapasok na pera. Ano ba yung tatlong problema natin kanina? Ang tatlong problema natin kanina is number one, just in case na mawala ang breadwinner, wala na. Number two, magkasakit ka, wala na. Number three, the moment you stop working, you stop earning. Pero right now, there's an opportunity for us through the VUL system that you can have critical illness, income replacement fund. At the same time, you have investment. Magandang maganda or magandang magandang maganda. Di ba? So, if you want to have all of that, yung tatlong M na yan, please talk to the person who invited you and ask them, ano ba yun? Ano ba yun? Can you please tell us further? Explain to us para mas maintindihan ko. So, right now, since we all know na kailangan natin ng gawa ng paraan, so what are your priorities right now? Ikaw na ang makakasagot nito, mga friendship. Di ba? Some of you might say, dalawang choices lang naman eh. First choice mo, you retire old and broke. Or number two, ang choice mo, you retire young and comfortable. Paano? Di ba? Ang sasabihin mo lang naman eh, sige, Chinky, una, sasacrifice na ako ngayon para in the future, meron akong tinatawag na retirement, yung CHIP method. Create, handle, invest, and protect. Ngayon, naintindihan ko, importante ang investment and protection. Kahit na magaling ako mag-create, mag-handle, pero walang investment, ubos. Kahit na magaling mag-invest, pero pag walang protection, ubos. Since you know the truth right now, it's up for you to set your priorities. And FYI, hindi ko kayo pipilitin na kumuha kung ayaw nyo. Ask me why. Hindi naman ako beneficiary niyo eh. Hindi nangigits niyo. Kung ako magbe-benefit, pipilitin kita. Ultimately, guys, ang magbe-benefit, kayo, pamilya niyo, mahal niyo sa buhay. At magkakaroon ka ng security and peace of mind pagdating ng panahon, pag nag-retire ka, meron kang ika nga protection, may investment ka, may critical illness ka pa. Grabe. Now, question. Ito yung last question ko. Sino sa inyo willing na magkaroon nito? Type me. Yung mga willing, ah. Willing. So, next question. Willing ka. Ang next question, able ka ba? Able. Di ba? Diba? Priority yan eh. Priority. Ito ang reality ah. Sasabihin ng iba, wala akong budget yan eh. Wala akong budget. Ito lang sabihin ko po sa inyo. Ito lang sabihin ko sa inyo. Tessa, kung gusto, gagawa ng ano? Pakitype. Kung gusto, gagawa ng ano? Paraan. Kung ayaw, maraming ano?
Kung ayaw, maraming ano, dahilan. So right now, let me invite again Shari to come back for the Q&A. Yes, I'm here, Mr. Shane Boss. Shari. Shari, sandali lang. Dear mga kababayan, kung Shari, nag-ano ka, naglalag ka. Pasok, labas ka ulit, pasok ka. Para kang ano, para kang nag-ano, chachapi. Oo. Ayan, narinig mo na ako, Sir Chinky. Ayan, okay na. Loud and clear na. Go. Yeah. Oh, good. Okay. So ito na po, mga kababayan, pwede na po kayong magtanong sa ating pambansang wealth coach. Ayan, kung meron po kayong katanungan, now is the right time. Diba, Sir Go, positive. Go. No? Oy, okay, Sir Chinky. Bago kayo mag-question, ha, huwag kayong aalis kasi meron akong good news towards the end. Ha? Okay, so go. Yes. Okay, so the first question, Sir Chinky. Ito po from an anonymous attendee. Ayaw niyo magpakilala. Ano po uunahin, Sir Chinky? Emergency fund ba or life insurance sa palagay niyo po? Okay, that's a good question, no? Importante po, I would suggest both. A certain part of your income goes to emergency fund. A certain fund of your income goes to your budget for your protection. Ito lang ang tanungin na lang natin. When is the right time na lang to buy protection? When? Yan ang dapat masagot natin. Gusto nyo bang malaman, when is the right time na para maprotektahan yung income nyo? Sige, ito lang. Tatanungin ko pabalik. When will you buy an insurance for your car? When will you buy protection for your car? When? Sherry, ikaw, pag may sasakyan ka ba? Meron po. Yes. Kailan mo binili ng insurance yung sasakyan mo? After 5 years? As soon as binili ko siya, sir, meron na agad insurance. Eh, bakit mo nga pinotektahan? Eh, sayang lang yung pera. Ba't hindi lang after 5 years? Ay, hindi po. Kasi baka mamaya may mangyari sa akin sa 5 years na yun. Mm-hmm. Oh, itong weird part. Buti pa yung sasakyan, protected, may insurance, pero yung driver wala. Ayun nga po. So ito lang ha. Ito lang. Listen to this ha. I want to be honest and I don't want to mislead other people. Okay? Kailan mo kailangan bumili ng insurance? The moment you start earning, you become valuable. Pag ikaw nagbibring ka na ng income to the family, you need to be protected already. Pag ikaw dependent ka, okay, no offense meant. Oh, no offense meant. Tight ang budget nyo. Yung mga anak nyo, dependent pa, hindi nyo kailangan bilhan ng insurance yung mga dependents, yung mga anak nyo. Again, baka may magalit sa akin mga financial advisor, but I want to tell you the truth. Ang dapat, ang bulk ng ano ng protection should be the breadwinner. Kasi siya yung nagdadala ng pera eh. Nagigets nyo. So yun yung pinakauna na kailangan protektahan. Hindi yung dependents, hindi yung asawa na. Again, I'm not saying that they're not valuable, but they need to be protected. Yun. Yun. Next question. Tama yun. So now is really the right time. Kung may extra. Next question, Sir Chinky. Tama. Kung may extra ka, why not? Kung may extra. Eh, kung tight, dapat breadwinner muna. Okay, next. Tama. Sir Chinky, the next question is, Sir Chinky, pa-retire na po ako pero hindi po ganun kalaki ang aking kita naman po sa trabaho. Too late na po ba para ako ay makapag-ipon at ma-achieve ko yung financial goals ko? Wala. Hindi, there's no such thing as too late. Kahit na ano eh, kahit na medyo middle age ka na o paano ka na. Alam mo, ako naniniwala ako, God can really bless you no matter what age you may be. Di ba? Nagigets nyo? Eh si Sarah nga eh, imagine mo ilang taon na. 'Di ba? Bago siya ng anak. Imposible 'yun eh. Pero kung ikaw, na-realize mo na kailangan mo magbago, na-realize mo God can really bless you whatever age you may be. It nothing's too late kung gusto mo lang talaga ayusin. Next.
Tama po kayo dyan. Ayan. So, Sir Chiki, isa, the next question is, kung hello po, ask ko po sana kung paano po kung marami kang utang ng result ng maling decisions. Tapos ay hindi mo na ma-manage ang funds mo kahit ano po, kahit ko po gusto niyo kumuha ng life insurance, for example. Ano po ang maibibigay niyong advice para sa akin? Alam mo, Shari, at saka yung nagtanong na yan, babalik na naman ako sa question eh. Willing ka nga, pero you're not able yet. Diba? Diba? Willing and able. So, dapat ayusin mo muna yung debt. Nabayaran mo muna. Pag nabayaran mo na, dun ka na mag-umpisa. Kasi ang hirap, eh, no offense, met. Again, ha, ulitin ko ha, sa mga kasama natin, mga financial advisor dito, ang priority muna, makalabas sa utang para makalabas sa stress. Kasi imagine mo, pag bumili ka, dagdag na, tapos may utang pa, sooner or later, baka di rin niya mabayaran yung monthly or the annual. Diba? So, kawawa na naman siya, nawala na naman siya ng pera. So, kailangan, makalabas muna siya. Diba? And ganun talaga yan eh. You made bad yes. decisions. There are consequences that we have to live with it. No? So, pero the good news is, once na alam mong mali at gusto mong magbago, makakalabas ka. Believe me. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Huwag ka mawala ng pag-asa. Next. Go. Yes. Tama. Ito naman, Sir Chinky. Aside from you, of course, an advocate of financial freedom, what makes you fit and healthy? Tama yung question ko. Yeah. What is your health regimen naman? Para ibang question naman, sir. Hindi, kasi ano eh. To stay fit, of course. Ito yung mga realization ko sa buhay. No? Number one, hindi na rin akong bata. Hulaan nyo, ilang taon ako. Type sa comment section. Ingat lang ha, ingat. 25, 30. Oo, mag-iingat kayo ha. Maraming witness. Tignan natin ang mga sagot. Ito na, tignan ito natin na. Ang mga sagot ng mga viewers. Excited na ako. 1 year na lang, magsi-senior na ako. So, I'm 59. Wow! O, pang-aral yung maniwala. Can you imagine 60 that? 60 na lang ako, 60 na lang ako, para matapos na. Nako, pero, dual citizen na si Sir Chinky. Sobra akong excited kasi nga, makaka-experience na akong 20% na ipon ulit eh. 20% na ipon sa lahat ng gastrusin ko. Well, anyway, ito na yun ha. Ito lang reality. I realize, ito yung problema. We use all our health when we were young to gain all the wealth in our lives. At the end of our lives, we use our wealth to gain back our health. Nagigets nyo? Hindi, nagigets nyo ba? Huwag natin bulayin sarili natin. Gusto mo ng financial wellness, pero kailangan mo pa rin ng physical wellness. Kailangan natin eh. Ako, na-realize ko yun, ano bakit? Si Papa ko nag-dialysis ng 12 years. Alam ko yung pain, alam ko yung hirap, alam ko yung ubusan ng pera, hirap, mahirap talaga. So ayokong umabot doon. Kaya nga, I made a decision last year. I went into a program. Tatlong secret lang to. Eat, move, and sleep. Sulat nyo, eat, move, and sleep. Eat right, move every day, sleep 8 hours. So every day, I do 10,000 steps. Every day. 10,000 steps. Wow, 10,000 yes. steps. More or less 1 hour, 5,000, another hour, 5,000 yan. Morning and evening, ayan ang ginagawa ko. Pero actually ako ngayon, naka-ano na ako, 10,196 steps na ako. And I eat right now kasi I'm diabetic. So ever since I went through this program, nag-change na ako ng diet. Right now, by the grace of God, I'm off meds already. When I say off meds, wow. Kung tama lang yung ano yung kinakain mo araw-araw, pwedeng mawala yung maintenance mo. So, ang galing. So, to cut a long story short, kung napapansin nyo, para sa mga followers ko, mataba ako dati, ngayon pumayat na ako. I'm 150 plus before when I started. Right now, I'm 140. I lost 17 pounds. From a waistline of 34, I went down to 30. Wow! Yes, nagtitreadmill ako. Treadmill every day, 1 hour in the morning, 1 hour in the evening. And then ang ginagawa ko para ma-maximize time ang treadmill ko, 1 hour, nakatutok ako sa either Spotify, podcast, YouTube, or Netflix. 1 hour, nanonood ako. So I convert my exercise time. Yun ang ginagawa ko every day. And I plan to do that until such time. Yun nga. Oh, yun ang magiging lifestyle ko. Oo. Yes.
And that's a good habit that we can all follow, di ba? Yung eat, move, and sleep healthily. So, you, of course, you can embrace and enjoy your life to the fullest. So, Chinky, meron po tayong mga kasama natin ngayon ng mga OFWs. Nasaan po kayo? Go. Yeah, no? Yung mga OFWs natin sa ibang bansa. So, Chinky, OFW ako, malayo sa pamilya, breadwinner. What's your best advice po sa mga OFWs na katulad ko na mag-ipon? Yes. Oh, number one, kailangan you save with a goal. That's the ano, urgency. Kaya nga ang challenge ko sa inyo, huwag kayong mag-iipon na wala kayong goal in mind. Kasi pag nag-ipon kayo na walang goal in mind, mauubos na ng ipon mo. Kasi nakaipon ka, ay kain tayo, ay may ipon naman ako. Ay, bakasyon tayo, may ipon naman ako eh. Pero pag naglagay kayo ng ipon na talagang specific, ang ipon mo pang education, education lang 'yan. Ang ipon mo ay pang ano, travel, travel lang 'yan. Ang ipon mo pang bahay, bahay lang 'yan. So kailangan specific 'yon. That's number one. So number two, mag-iipon ka first for emergency fund. Sulat nyo to ha, guys. So session na naman to ulit. Emergency fund yung pinakauna. Yan ang pinaka-priority. Para just in case, mawalan ka ng work, meron kang pondo na pwede kang itawid na hindi ka ma-stress. Number two, pag meron ka ng emergency fund, definitely kasama na rin doon ay yung, ano, yung sa protection fund mo. Protection. Pag meron ka ng ano, emergency, protect na. Diba? And then next, business fund. And then next, investment fund. Yun ang kailangan. And then next, number five, dream fund. Yung mga bahay, sasakyan na gusto mo. Unahin mo muna yung emergency protection, negosyo, investment bago yung mga pleasure. Bakit? Kasi yung negosyo at investment, yan ang magbibigay sa iyo ng pera. Dapat mag-enjoy ka sa fruits of your labor. Hindi, titignan po natin na guys, ha, yung pera po natin para siyang binhi, seedling. Anong gagawin mo sa binhi? Tatanim mo para yumabong, para mamunga. Pag bumunga, doon ka pumitas. Ito lang, ang question, meron na ba kayo nakitang magsasaka na kinain ang binhi? Hindi, that's a reality. Tatawa ka. Pero totoo naman, o kunyari, may pera na, o kinain na, travel na, o hindi naman lang ginawa sa emergency fund, hindi nila in-invest, hindi nila pinotect. So ano nangyari? Naubos. Walang tinanim, walang aanihin. And that is what normally happens to OFWs. Nagigets mo? So kailangan emergency fund, tama, protection fund, siya, business fund, investment fund, and then pag kumita na, dun ka na mag-enjoy. Secure muna. Tinood yun? Tinood? Yes. Secure. Oo. Yes. Ilang pang question bago ako magandang balita. Ilang pang questions sa chat? I think we're good, Sir Chinky. So, most of the questions po naman is related to the questions na nasabi natin kanina. So, eto na, excited na kami sa good news mo, sir. Ay, to, good news ko. Sino sa inyo gustong matutong mag-budget? Gusto nyo bang matutong mag-budget? Yes or no? Yung mga gustong matutong mag-budget, type yes in the comment section. O, ito lang, tanggalin ko ng ano para makita nyo to, ma-appreciate nyo. Good news, I have a piece of planner that I will teach you right now how to budget. Simple lang to. Bibilisan ko to. Ang first tip ko sa inyo, use this formula para makabudget kayo ng tama. Use the abundance formula. Income minus savings equivalent to expense. Ito yan. Kita nyo. Income, savings, expense. Unahin nyo muna mag-ipon bago kayo gumastos. So you have already here a planner that you can use. Tapos yung mga monthly na gastusin mo, na frequent, nandito na dapat. Tubig, kuryente, upa, tuition, credit card para walang charges, due date amount. And you can use this planner 2024, 25, 26, 3 years mo magagamit. And good news, may 60,000 ipon challenge to. 60,000 ipon challenge. Yan, shadean nyo lang siya, 20, 50, 100. Pag nabuo nyo, may 60,000 siya. Maganda ba? Maganda. Ah, ito, good news sa lahat. Very, very maganda. Once you order this piece of planner, ito yung gagawin ko for tonight. I will give you 4 of my best-selling books for free. Naka-buy 1, take 4 po tayo ngayon. Buy 1, take 4. Wow. Okay. Kung gusto nyo, ito yung gagawin po natin saan? Ah, ito. Lalagay na lang namin yung link.
check out nyo na lang sa Shopee at Lazada. Yes. Ayan po, ilalagay po natin. Ha? Huwag na kayong mag-type. Free shipping na. May free shipping pa yan. Huwag na kayong mag-type na dito na. Ilalagay na namin yung link. Huwag na kayong mag-type. Ayan, i-click nyo na lang yung link. Oo. It's only, I think, 400 plus lang. 400 plus lahat. Yes. Meron pang libre yan. Libreng books at libre pang items kasama. Ayan. Ayan na po. I-click nyo na lang. Maraming salamat, Sherry. Maraming salamat, PruLife. Thank you very much. Thank you so much. Of course, palakpakan natin at pusuan natin ang nag-iisang pambansang welcome, Mr. Chinky Tan. And thank you so much sa binigay mong blessings ngayon at great news, Sir Chinky. Maraming